Ito sabi ni George Garcia, hindi ka maniniwala talaga eh. Mga kaibigan, unang-una, yung delikadesa wala na eh. Ha? Kaya paano mong paniniwalaan itong taong ito? O hindi naman sa hinuhusgahan. Ha? Ang sabi niya, ano yung sabi nito na para daw mawala yung mga aligasyon ng conflict of interest. Siya ay nag-inhibit. Hindi siya sumali doon sa kaso tungkol sa kaso ni Marcos. Di ba yung mga protesta sa kanya nitong presidential elections? Kahit siya ay nakaupong commissioner, di ba? Oh, kaya nung una, nung eleksyon, magtataka pa ba kayo, Kako, na maliwanag na ang dayaan dyan? Bakit? In-appoint eh. Oh, eh kung talagang totoong galit si Digong nyo kay Marcos, katulad na sinasabi niya, bakit niya i-appoint yung naging abogado nito sa kaso? O, doon pa lang eh, halatang halata na eh. O, di ba pinaliwanag na natin yung sabwatan? Yun ang nangyari, mga kaibigan. Eh, ultimong si Vice President Robredo, nakausap ko eh. Ano sabi ko? Sabi ko, ma'am, ikaw ang mananalo. Ang problema mo, dadayain ka. O, nagkatotoo naman eh, mga kaibigan eh. O, ano yung pagmamalaki mong hindi ka nag-participate o nag-inhibit ka, hindi ka lumahok sa botohan doon sa petition ng disqualification, eh madali lang yan eh. Kung talagang totoo yan, ang dapat mong ginawa, nag-resign ka. Kasi nandun ka rin sa agency nung gobyerno eh. Nandun ka pa rin sa opisina eh. Hindi ka lang nag-participate para kunyari lang yun. Oh, eh pero hindi ba pwedeng nag-uusap kayo ron? O kunyari, mag-inhibit ako. E di ganun na nga nangyari. Di ba, mga kaibigan? O, ano lang yun, palabas lang yun. Kaya kahit na hindi pa siya lumahok doon, wala namang ano ron eh. Wala namang dapat hangaan doon eh. Ang totoong dapat niyang ginawa, nag-resign siya. Hindi siya nagtagal nung nagkaroon na ng kaso. Eh, may kaso na, tinanggap mo yung pwesto eh. Di ba? May kaso na eh. Oh. Kaya yun, mga maliliwanag. Halimbawa, yung panalo ni Robin Padilla, mga kaibigan, number one. Bakit ginawang number one? May pakay yan. Kaya ito ngayon, sinasabi nila na hindi sila muling sasapi. Ha? Sa International Criminal Court. Eh, kay sumapi kayo ulit dyan, kay hindi, aba eh, ang ICC ay dapat tumupad sa kanilang mandate. May mandate yan eh, mga kaibigan. Ano mandate ng ICC? Ang mandato ng ICC ay panagutin ang mga akusado, mga kaibigan, sa mga kasong paglabag sa karapatang pantao at mga pagpatay laban sa paglipol sa sangkatauhan, mga kaibigan. Crimes against humanities, mga kaibigan. Ano mandate dyan ng ICC? Ang mandate nila is usigin ninyo, di ba, at litisin ninyo ang mga taong gumawa ng kasalanan habang sila ay kasapi pa ng ICC. Rome Statute, mga kaibigan. Hindi ba? Doon sa panahon na nasasakop pa yung mga krimen sa panahong nasasakop pa ng ICC ang Pilipinas. Doon sa nag-resign kayo, hindi na kayo pwedeng habulin dahil nag-resign na kayo. Pero, yung panahong kayo'y miyembro pa, yun ang mandate nila.
hanggang doon ang mandato ng International Criminal Court, ha, natuparin ang kanilang tungkulin, ang kanilang mandato, oh, sa ilalim ng Rome Statute, mga kaibigan, ang habulin. Okay, kumilala sila ngayon, kaya hindi, ha, eh, iba ano na yon, wala nang pakialam doon ang mandate ng ICC. Maaring hindi na nila makasuhan kung pagkatapos na umalis bilang miyembro ang Pilipinas, pagkatapos kumalas ang Pilipinas, o maaring hindi. Eh pero yung hanggang doon sa miyembro ang Pilipinas, o pwede silang pakialaman, mga kaibigan. Sabi lang nila yan, o nga, hindi na kayo babalik eh. Kasi kayo yung presidente, di ba? Pero kung iba presidente, eh pwedeng bumalik, di ba? O, mga kaibigan. Tagang gagawin niya, bakit? Nagbabayad eh. Yun ang kasunduan eh, proteksyonan eh. Yan ang talagang usapan dyan. Si Robin Padilla, bakit ginawang number one? Inihahanda nilang panakot yan kay Marcos. Oh, sila-sila ang mag-aaway dyan sa bandang huli. Pag nagkahalataan yan eh. Eh tayo nga eh, hindi naman tayo kabilang dyan pero nababasa na natin eh, mga kaibigan. Yan ang gagamitin nilang Vice President. Sipin mo, magkakaroon tayo ng Vice President na dumudugo ang tenga, mga kaibigan. Wala naman luga, dumudugo ang tenga. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Yan ang panakot. Gagawin presidente si Indaya Sara. Ha? Baka nga hindi makatapos ng termino ito eh. Pag nakatapos ng termino si Bongbong Marcos, i-congratulate natin, mga kaibigan. Ha? Batiin natin ng todo, ha? Ng congratulatory, mga kaibigan, kung matatapos niya termino niya. O kaya, yun pala, yun ang dahilan kung bakit si Roque ay nakipag-meeting sila kay Roque. Isinugo yun ni Digong nyo. Kausapin mo yung mga yan. Sabihin mo sa kanila na kailangan eh wag silang sumapi ulit sa ICC dahil alam mo na tagilid sila. 'Di ba? Baka hindi siya makatapos ng term. Ayan. Takot 'yan eh, mga kaibigan eh. Baka barilin pa si pabaril pa sa ulo 'yan eh. Oh. Sino makapagsasabi? 'Di ba? Kaya napipilitan siya mag-appoint din ng mga tao na kasama nitong si Digong nyo. Nagpa-plastikan sila, mga kaibigan. Ano na sabi rito ni, ano, may nagsabi dyan eh, sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Dalabas ang kwento natin na yan sa mga susunod nating pagtatanghal. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ha, ng mga hired killer, yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Oh, alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si, ano yan, si Ochoa, hindi ba? Tinatanong natin nung wala pang eleksyon eh, kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun eh. Oh, bakit ka ako si Ochoa eh, hindi nababanggit ang pangalan. Di ba? Eh, samantalang ito ang pinaka number one isinusuka sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan. Yan si Paquito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Ha? O bakit? Eh kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Oh.
Noon pa, magkakasama na sila. Yung ang pangalan ng kanilang kung tawagin ay Most, M-O-S-T. Puro yun apelyido nung mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Sipin mo, sila-sila rin ang humahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Pagka, alam nyo na eh, tinanin nyo ngayon, no? Ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito. Kaya si Robin Padilla, ang papel lang niyan, sumunod maging bantay nila digong nyo. At yan ang kapanipaniwala kasing pwede nilang ipagmalaki na nanalo kasi kilalang tao. Pero hindi nila may paliwanag eh. Ito tanong ko, ito paliwanag nila. Si Robin Padilla, alam nating lahat, iboboto yan ng mga tanga. Diba? Ng mga bobo. Boboto yan eh. Tanggap na natin yan eh. Mananalo. Kasi marami yan eh. Gremlin yung mga yan eh. Mga kaibigan eh. Yung mga lasenggo. Yan. Yung mga wala, yung mga taong malayo sa katwiran. Ha? Iboboto yan. Pero, nag-number one eh. Nasaan ang question? Doon sa nag-number one siya, mga kaibigan. Paano mong ipaliliwanag yun? Ibig mong sabihin, pati matitinong tao, ibinoto yan? Bakit? Ano nakita nila riyan? Ha? Si Robin Padilla ba nakita ninyong umikot? Ha? Hindi naman gano, di ba? Ni walang masyadong advertisement eh. Nakaangkas lang sa ginagamit siya nung iba, di ba? Katulad ni Cayetano. Si 10,000 pesos. Oh, mga kaibigan. Oh, mga ha? Yano. Oh, eh bakit? Paano nangyari 'yon? Ibinoto ka rin noon? Parang ganito. Nung tumakbo si Lito Lapid 2016 ba? Ha? Na kwan. Hindi 2019. Kumandidatong muli na senador, di ba? Yun yung tinatanong natin eh, sa resulta nung 2019 elections na kaya pinatutunayan nating hindi totoo yung survey eh. Oh. Hindi ba sa umpisa ng survey bago yung 2019 elections, laging nasa top 5 si Lito Lapid? Ha? Ayan ha, top 5. Hanggang sa akwan ha, bago mag-election mismo. Oh. Pero pagkatapos ng eleksyon, nasan si Lito Lapid? Number 8 eh. O mas mababa ng konti eh. Nandun siya sa number 8 na pababa, mga kaibigan. Wala na siya rin sa Magic 5. Paano nangyari yun? Bakit? Kasi po, yung survey, mula umpisa hanggang sa before election, number 5 siya lagi. Sa Magic 5 siya lagi. Ano nangyari? Bakit siya naging number 8? Eh, dapat naging number 2 siya. O kaya number 3. Di ba? Bakit? Kasi nung panahon na yon na survey ng survey, wala pang block voting. Oh, hindi ko na paliliwanag kung ano yung block voting. Ha? Basta wala pang block voting noon. Oh. Eh, nung election, may block voting na. O di ba, ang tendency nung block voting, binoto siya eh. Kasama siya sa ibinoto eh. O, e di ba dapat from 5, tumaas pa siya. Yun ang kwa nun eh. Yun ang logic nun eh. Yun ang sintido kumun. Di ba? E bakit bumagsak siya sa 8? E nung nagna-number, nasa Magic 5 siya, ano sabi? Hindi kasi ano eh. Eh, katatalo lang niya noong nakaraan eh. 2016, tumakbong mayor, talo. Tapos 2019, ang taas kagad sa Senate. Oh, mga kaibigan. Anong sabi nila? Paliwanag ng survey. Eh, baka raw ang probinsyano. Sipin mo, ang probinsyano, okay pa rin. Tanggapin natin, halimbawa, ang probinsyano ang naging dahilan. Ito, pinaliliwanag ko noong pa. Oh, ano sabi ko? Kung talagang nakatulong kay Lito Lapid ang ano tawag mo diyan?
yung ang probinsyano. Eh bakit yung anak niya natalo? Kasabay niyang tumakbo noong 2019. Tumakbo namang mayor sa Pampanga. Doon sa Kwan, sa Porac. Eh ba't natalo yun? Mga kaibigan. Oh, eh di ba magkasama sila sa ang probinsyano? Oh, kita na ninyo. Ilan doon sa ang probinsyano lumawak sa politika 2019? Talo yung iba. Oh, anong sasabihin mo nakatulong yun? Paliwanag nga nila yun, mga kaibigan. At saka yung Magic 5. Kaya nakatulong daw kaya nasa Magic 5. O sige nga. Hindi ba dapat nung eleksyon tumaas siya? Kasi nakasama siya sa black voting eh. Oh, mga kaibigan eh. Eh bakit bumaba? Ito pa, hindi mo maipaliwanag doon. Sino number one? Si Grace po o si Villar? Si Incha Villar noong 2019. Di ba? Lagi lalabas ang survey, number one si Grace po. Susunod, number one si... Nagpapalitan sila sa one and two, mga kaibigan. Oh. Sino nag-number one sa kanila? Sipin mo yun, oh. Hindi nagbabago, mga kaibigan. Tapos si Robin Padilla, ano raw ang gusto niyong itawag sa kanya? Talagang tanga eh, mga kaibigan eh. Hindi naman sa panlalait. Eh sinasabi ko nga eh, yung mga pinagsasasabi niya, nagdudunong-dunungan siya bago mag-eleksyon, nung pag-upo pa lang ni Digong nyo, hanggang sa bago mag-eleksyon, mga pinagsasasabi niya, eh parang alam niya eh, kaya yung mga tanga, boboto sigurado sa kanya. Kasi sa point of view ng mga tanga, eh matalino siya. Eh tayo, alam natin, di ba? Yung mga nakakaintindi, naintindihan yun. Oh, lahat ng sinasabi niya noon, hindi pala totoo, mali pala siya. Nang haka-haka laban sa Senado at sa mga senador. Bakit? Nung nando na siya, dumuguraw ang tenga niya. Hindi niya raw akalain na ganun. Dapat daw Tagalog. Oh, gusto niya ngayon i-disenyo yung Senado para sa interest niya. Yun ang lumalabas. Ano kung hindi mahina ang kokote niyan, pangunawa niyan? Gusto niya itawag sa kanya Robin Hood Padilla. Unang-una, eh gusto niya sigurong ipakita na Fernando po siya, mga kaibigan. Di ba? Pero alam nyo, yung Robin Hood, sa kanto lang pinag-uusapan yun. Yung Robin Hood, pwede lang yun sa bilibid pag-usapan. Di ba? Kasi po, hindi mo pwedeng sabihin yan kung ikaw ay nasa public office. Hindi niya alam na yung Robin Hood magnanakaw. Ang ibig sabihin nun, magnanakaw. Di mahina ulo. Di ba? Pelikula lang yan eh. Yung si Robin Hood. Di ba ang si Robin Hood ay nagnanakaw? Tapos, ginajustify niya yung pagnanakaw sa pagtulong sa mahihirap, mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? Binibigyan niya ng katwiran. Ayun, oh, merong ano dyan, oh, Leonila Vargas Roperos. Dating daan yan eh, mga kaibigan eh. Ngayon, hindi niya alam na yung Robin Hood, katumbas nun, magnanakaw. Ang pinoportray na papel ni Robin Hood ay magnanakaw. Kaya magnanakaw Padilla, pwede bang gusto niya ba ganun ang itawag sa kanya? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kabayan ko ay isang
dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang kaibigan, ang bawat kaibigan.